recently, nahihiligan na naman namin ang chicken wings. Paggabi, parang nag-crave kami palagi. My personal favorite is the garlic parmesan. Kasi diba, nandun yung garlicky flavor and then the cheese. Kaso lang minsan, nakakalungkot. O dapat mukhang malungkot. Pagdating ng chicken wings dito, pag umorder ako, medyo labsak na. So today, magluto na lang tayo niyan and I'm going to teach you the technique kung ibibusiness mo ito, kung paano mo maiiwasan na maging malabsak ang iyong garlic parmesan wings. So, syempre, sa lahat ng chicken wings, kailangan mo ng masarap na base. So, gawin muna natin yon. Meron ako ditong, ito, pinaghiwalay ko na yan, yung chicken wing. Pinakat ko na po sa grocery store, o, diba, kaysa dito pa ako magkalat-kalat. And of course, I tripled wash this. So, nahugasan na ng maraming beses para matanggal yung lansa ng manok. I'm just going to season this with fish sauce or patis. Approximately mga 1/4 cup, tantiameter lang to. And calamansi juice na pinapiga ko na. So just a splash of calamansi juice. Black pepper. You put your black pepper there. And lalagyan ko din ng garlic powder. Kasi 'di ba, garlic parmesan wings, kailangan panindigan natin yung kanyang kabawangan. Garlic powder. And I'm going to put cornstarch. Ito yung pinaka-base. So, haluin mo lang yan. Ayoko na magpanggap. Gusto ko siyang kamayin. Kasi mas na-feel kong, alam mo yon. Parang mas na-feel kong kumakapit yung mga pampalasa kapag kinakamay ko. If you have the time, it's better if you can marinate this for around 3 to 4 hours. Kung wala ka namang time, mga 10 minutes, okay na. Pero ako aaminin ko, kahit may time ako, nainip ako, gusto ko na siyang tikman, gusto ko na siyang kainin. So ang ginawa ko po, alam nyo, pinrito ko na agad-agad. Effective pa din naman. Tumalab pa din yung lasa. Okay? Pero I think maghihintay ako ng mga 10 minutes kasi magpapa-edit pa ako ng mantika at doon ako sa labas magpiprito. Kasi may bisita ako mamaya. Dito ko sila sa kitchen papupuntahin. Ayaw kong amoy fried chicken yung aking kitchen mamaya, diba? Kasi hindi fried chicken ang ipapakain ko sa kanila. Pasta. Baka maghanap sila ng manok. So, ayan, maghuhugas ako ng kamay and lumabas tayo doon. Doon tayo magprito-prito. And now let's fry. So, eto na, nagpapainit na ako ng mantika and I'm using my Chef RV all-purpose pot. Pwedeng pamprito and, oh, diba, look at the takip, the signature elepante and Chef RV. Nako, nakakakilig. And talagang all-purpose to. Pati takip, hindi masasayang. Oh, dito ko ilalagay yan. Yung naprito na. And I have here potato starch. So, yung binabad kong manok, ayan, dredge mo lang dyan sa potato starch. Magbabad ka ng, ayan, maglubog ka ng mga 6 pieces bago ka magprito. Kasi, mainit na yung mantika ko. Ang mangyayari po, pag paisa-isa kong nilagay dyan, mauunang masunog or matusta yung una kong inilagay. So, gusto natin pantay-pantay, di ba? Potato starch, kung wala ka naman potato starch, you can use cassava starch. Ito yung isa sa mga secrets ko na sineshare ko sa inyo on how you can ensure na malutong talaga yung chicken wings mo. I normally wouldn't recommend using all-purpose flour. Kasi pag yon, pag bagong prito, malutong. Pag medyo lumamig-lamig na yung chicken wings mo, nawawala na yung lutong and yung flakiness. So,
use potato starch, potato flour, or cassava starch, cassava flour. So I'm going to fry this. Sinisigurado ko lang na talagang na-coat ko. And your oil has to be hot. This all-purpose pot is made of cast iron and enamel coated. So talagang even na even ang pagpiprito. And lakas makasosh, di ba? Very affordable. 3,800 pesos only. Limited pieces. Konti lang po yan. So, bumaisong ka na. Ayan. So, prito-prito tayo. Baka sabihin nyo, Diyos ko, naging tindera na. Hindi na lang magluto. So, you want to fry this until golden brown? Around 8 to 12 minutes. Ayan, makikita mo na ang ganda. Ang ganda ng kanyang coating. Very crisp. Okay, nice and crisp. Okay, ayan, after natin magprito-prito sa labas, eto na. Meron pang piniprito doon, pero alam mo naman ako, excited. So, ganito lang kasimple yan. To make the garlic parmesan sauce, you get your good butter. Lagay ka lang dyan ng good butter. Okay? Habang hindi pa mainit yung good butter mo, lagyan mo na yan ng garlic. Minced garlic from our farm, charot. And then, i-brown mo lang yan ng konti. Konti lang. Okay, you just want this to become light golden brown. Kasi papait naman yan pag medyo nasobrahan. And then, just a tip. Ako, naglalagay ako ng konting togarashi. Japanese chili with spices. Konti lang. Just to give it that kick. But of course, this is optional. If ayaw mo na may anghang, wag mong lagyan. And then, lalagyan ko din ng konting garlic granules. Just a bit. Okay? And now, ayan, aromatic na siya. Itotos ko na yung ating crisp wings, chicken wings. Itos mo lang dyan. Bukas pa po yung apoy, ha? Itos mo ng konti. Habang bukas pa yung apoy. This will help na talagang ma-absorb niya yung mga flavors. Okay? But you have to be gentle kasi baka naman mahubad yung breading, madurog yung chicken. More garlic granules. Pinatay ko na yung apoy. And pwede mo na din lagyan ng parmesan. This is just grated parmesan. Itotos ko na isang beses, matutunaw ng konti yung nilagay kong parmesan dyan, and that's what we like. Para talagang lasang-lasa, hindi lang yung nasa ibabaw lang. Pag nilalagay natin garlic parmesan, talagang kailangan nararamdaman yon. Hindi po yung nakikita lang, masarap po yung natitikman, hindi lang yung nakikita mo lang. And more parmesan, and lalagyan ko din po yan ng konting spring onions for that nice color. O, kung may restaurant ka, lagay mo lang yan dito sa ganitong parang papel just to absorb the excess oil. Pero sa totoo lang, ako gusto ko yung oil na yan kasi yan nga ang pampalasa. Kung may party ka naman, huwag mo nang tanggalin yan dito sa all-purpose pot. Because the all-purpose pot is not only for cooking. Bonggang-bongga din yan pang serving, di ba? Tingnan mo, social na social ang itsura. Pero alam mo kung ano yung mas bongga, yung tikman na natin to. And more parmesan. Grated parmesan on top. Look at that. Okay, tikman natin. Nako, majinit.
Ah, oh my God. Ang init lang. So juicy, so crunchy, so tasty. Alam mo, syempre hindi pa kasi hindi ko pa sinasabi. What I like about this, malasang malasa hanggang loob ng chicken. And patis, calamansi ang nilagay natin. Hindi tayo naglagay ng kung ano-anong mamahaling ingredients dyan. Malasang malasa. And yung labas, lasang-lasa ko din yung garlic, yung parmesan, oh my gosh, yung sili. Parang gusto ko tuloy mag-Andy Wings dito ngayon. Diyos ko. Pero ako, kung ako yung tatanungin mo, gusto ko may konti pang chili powder. Pero syempre, hindi ako ang tatanungin mo. Ang tatanungin mo, yourself, your family and friends, and your customer, di ba? So what are you waiting for? Tanungin mo na sila at gumawa ka na nitong super bonggang garlic parmesan wings. And I'm going to see you all soon. Baboot!